Hello Aldab Nation at sa lahat po ng mga fans ni Mengay. Welcome to my YouTube channel. May bago na naman po tayong update mga Kaldab. Ito po ay talagang pinakamainit na pinag-uusapan ngayon sa social media na nagsasabi pong isa lang po tayong si Mr. Destiny po ay taong paasa. Well, kung sa tingin nyo paasa lang ako ng paasa, nasa inyo naman po yun. Kumbaga, bahala na po kayo kung yun ang sa tingin ninyo, ginagalang ko. Punta po tayo sa pinakamainit na eksena. Pansin nyo mga Kaldab, tignan nyo po ang kalagayan ni Tisoy at ni Mengay, ni Mr. Spotted, na talagang nakakabwisit mga Kaldab, nakakabwisit po talaga. Nasa Japan po raw si Mengay kasama si Mr. Spotted. Grabe mga kalokohan nila mga Kaldab. Dalawang movies ni Mengay. May TV commercial, tapos may taping pa ng Daddy's Curse. Tapos pupunta po ng Japan para lang magbakasyon at kasama pa si Mr. Spotted. Sa tingin nyo mga Kaldab, sino niloloko nila? Sino niloloko nila mga Kaldab? Siyempre yung mga taong madaling naloloko. Yung sunglass niya mga Kaldab, tingnan nyo kung saan niya sinabit niya yung damit. Sinabit niya sa damit mga Kaldab. Doon palang huling-huli niyo na mga Kaldab. Hindi po ba? Yan yung mga ewan ko nga po mga Kaldab. Tapos pansin nyo yung katawan ni Ming. Talagang ginawa na naman nilang mananggal. Nakakapanginit ng ulo mga Kaldab. Kasi titignan nyo kumbaga pag ako nag-edit, nahuhuli nyo na talagang pinatong ko lang siya, hindi ba? Eto pansin na pansin mga Kaldab, tignan nyo na lang maigi mga Kaldab. Kailan po ba mga Kaldab nagsuot ng relo si Mengay sa kaliwa? Hindi po ba? Pagkakaalam ko nakalagay yan lagi sa kanan. Hindi po ba mga Kaldab? Kasi pinatong na lang yung picture ni Mengay dyan. Kaya talagang mga Kaldab, nakakabwisit. Hindi po ba mga Kaldab? Kasi nga po talagang bakit po ba magkaiba yung mga t-shirt nila mga Kaldab? Pansin nyo rin po yung t-shirt. Yung isa talagang ewan ko lang mga Kaldab kung bakit may naniniwala pa. Talagang pinag-uusapan pa to, pati po tayo binabas na nagbabakasyon po raw etong si Mr. Spotted at saka si Mengay na pinag-uusapan ngayon sa social media, lalong-lalo na po sa Twitter na napakarami po, parang gusto niya po talagang magalit ang mga tao kay Mengay. Gusto po ng mag-away na naman po si mga main fanatics at ang mga Alden fanatics. Gustong gusto po talaga nila yan. Sabi ko nga po mga Kaldab, hindi makakadikit si Mr. Spotted kay Mengay dahil may TRO po yan mga Kaldab. Kaya nga hindi ko alam kung sino yung isang nakasanglas na hindi sabay. Ano ba yan mga Kaldab? Pansin nyo mga Kaldab, yung isawa naka-sunglass, tapos yung damit niya naka-ano lang po, tapos yung isa naka-v-neck, kumbaga walang salamin. Tapos eto po ba nasa Japan? Pansinin nyo, halanapin nyo yung hapon niya mga Kaldab, nasa dulo Pilipino yung pinakadulo nakasuot pa ng MMDA. Ayan ba yan mga Kaldab? Ano mga Kaldab, sangayon na po ba kayo sa mga sinasabi nila? Na talaga pati tayo binabatikos na puro paasa. Wala na raw po tayong ginagawa, puro paasa. Nasa Japan po. Kaya nga po mga Kaldab, hindi po talaga ako makapaniwala. Hindi ko naman po kayo pinipilit na paniwalaan yung sinasabi ko. Pero tignan nyo naman po ng maigi. Ito po, yung mga picture na yan. Halatang-halatang edited. Talagang hindi po sila marunong mag-edit. Talagang huling-huli pa na mga taong matatalino. Hindi naman lang mauloloko po ang totoong
Aldab Nation. Kaya lang, yung mga taong, kumbaga eh, may mga konting galit kay Tisoy, eh, ginagatungan na nila. Kumbaga, parang mag-away na naman po ang Main Fanatics at ang Alden Fanatics. Na gumagawa na naman po ng napakaraming issue. Na talagang medyo nabulabog po talaga po tayo, mga ka-Aldab. Kasi nga po, nasa Japan nga po Rosie Mengay at kasama niya si Mr. Spotted. Ito lang po, mga ka-Aldab. Sasabihin ko na po ang pinakabagong na update natin. Alam niyo po ba kung nasaan ngayon si Mr. Spotted? Nasa Jensen po siya, mga ka-Aldab. Doon po siya ngayon. Hindi po natin alam kung ano ginagawa niya o nagsishoot siya. Pero 101% nasa Jensen po siya. Kaya yung mga nag-e-edit, ayus-ayusin nyo naman po. Saksakan po ng linaw. Di maayos yung pagkaka-edit. Ano po bang mga ginagamit nila, mga ka-Aldab? Ewan ko lang po kung sa bagay marami na po silang naloloko dahil pinag-uusapan na siya, pero karamihan po talaga nagagalit yan. Talagang mga kurimaw nga po. Sabi ko nga po sa inyo, gagawa po ng gagawa para lang po pabagsakin sila Tisoy at Mengay. Ito po ebidensya, mga ka-Aldab, shooting ng Mission Unstoppable si Mengay. Kaya nga 2 days na wala tapos lilipad pa po puntang Japan. Grabe. Sa dami ng kumbaga dalawang movie, may TV commercial. Pagkatapos po, may show pa sa Itbulaga. Tapos may taping pa ng Daddy's Girls. Magpupunta po ng Japan para lang magwalbal. Ano po ba mga... Kaya nga po talaga nakakapanginit ng dugo itong mga issue na naglalabasan. Kaya batikusin nyo na ako ng batikusin, mga ka-Aldab. Yung mga taong hindi naniniwala, karapatan nyo yan. Pero bago po muna sana kayo mag-react, tignan nyo muna kaliwat kanan kung totoo po ba yung mga picture o hindi po ba siya edited. Di po ba? Nasa Japan, hanapin nyo yung Hapon dyan. Ibig sabihin, puro Pilipino kasama ni Mengay. Tsaka ni Mr. Spotted. Grabe. Sabay-sabay po sila. Di dapat ang dami nag-tweets. Ang daming picture. Hindi po ba, mga ka-Aldab? Tignan nyo lang yung pagkakaiba ng nag-greeting si Mengay. Yun ang pinakabagong update, mga ka-Aldab. At itong nakikita nyo sa picture na taping o ng shooting ng Mission Unstoppable. Kaya nga po talaga walang naniniwala. Ewan ko nga po. Ang bilis nga po talaga mag-viral ng mga ganitong video, mga ka-Aldab. O mga posts, kumbaga. Kikailan lang. Kasi hindi ko pinapansin to, mga ka-Aldab. Sa totoo lang. Nakita ko tong picture na to, edited lang. Akala ko hindi siya kumbaga hindi papansin ng mga tao. Kasi nga po alam niya naman po talaga, mga ka-Aldab. Baka nag-post kayo at laging binabayaran nila, kahit ayaw mong tignan, makikita nyo. Parang Facebook nyo o kaya Twitter. Kasi nagpo-promote po sila, binabayaran po nila yan. Nagbabayad po sila kahit na ayaw mong makita, papasok yan sa Facebook mo o sa Twitter. Kasi bayad yan . Kumbaga, nagbabayad sila ng advertiser. Kaya nga po, may mga tao talagang gustong pabagsakin si Mengay. Alam nyo na, gusto nang magbalikan uli. Alam nyo naman yung mga army na ayaw talaga tumigil. Well, kung talagang meron pong alam ang ina ni Mr. Spotted, hindi magsasalita ng masasakit yan para kay Mengay. Pero tapos na po . Tinuldukan niya na nga po . Siya na nga po nagsabi na ayaw niya kay Mengay dahil nga daw gastador, kung ano-ano binibili, hindi marunong mawak ng pera, kung etcetera. Hindi po ba, mga ka-Aldab? Pagkatapos ngayon pupunta ng Japan. Grabe, mag-edit, mga ka-Aldab. Pero sana po sa pictures na nilabas ko at sa mga komento ko, kahit pa paano, mabuhayan po kayo. Kumbaga ako, kampante lang po ako. Lalong-lalo na yung mga iba. Alam ko naman po yung mga followers ko, matatalino po yan. Alam po nila ang mga tunay at hindi tunay
Di po ba mga followers? Kaya sabi ko, kampante lang po ako. Dito lang po niya sa channel na to, malalaman. Kaya sabi ko, mag-comment po kayo para inaimbestigahan din po natin. Sa totoo lang itong picture, 3 days o 2 days ko na itong nakita. Pero hindi ko masyado pinansin dahil hindi ko po alam na sasabog siya eh. Kumbaga pag-uusapan sa social media. Well, mabuti na po yung nag-comment sa akin na pasensya na po, hindi ko na ano yung pangalan mo. Kumbaga, nagtanong siya kung totoo, Mr. Destiny, kung totoo po ba na nasa Japan ngayon si Bengay kasama si Mr. Spotted. Kaya salamat po sa mga comment nyo, nalalaman ko na rin po yan. Ngayon, doon lang po nakita ko na talagang pinag-usapan na po siya at naging viral na po siya sa social media. Hanggang dito na lang po ang video natin mga Kaldab. Kaya kung bago ka pa sa channel na to, subscribe ka na para lagi kang update. At pakishare nyo na rin sa mga Aldab Nation para malaman po nila na mayroon pang Mr. Destiny na talagang Aldab 101% pure. Hanggang dito na lang po. Thank you for your watching.